ba, tama pa na harapin yung mga taong yun? I think it's about time na bigyan sila ng leksyon. Anong ibig sabihin nito, Enzo? Niloko mo yung bata. Ginamit mo siya para gantihan yung mga taga San Mateo? That's enough, Mildred! Tulungan mo muna akong magtago. Sige na! Bakit? Hinabol ako! Balik ka rin! Pwede ba, tigilan muna kami? Nandito si Enzo para tulungan tayo. Ayan eh, kinuha ka pa nga ng abogado. Ano nangyari sa'yo kanina? Ba't parang nalulunod ka? Basta takot ako sa tubig. Siguro may nangyari sa'yo nung bata ka. No? Nga pala, Brad. Ano yung gusto mong sabihin sa akin kanina nung hinahabol ako ng Mang Vincent? Tungkol doon kay Doc Carlo at kay Kati. Nagsiselos ka kay Doc, no? Ano ba nararamdaman mo para kay Kat-Kat? At wala kang ginagawa? Enzo? Sorry dun sa ginawa ko, ha? Tita Mildred, bakit niyo naman po ginawa yun? Pati po ako niloko niyo. Kaya nga nagsasorry ako eh. Sorry na. Gusto lang sana kitang ilayo sa mga taong yun. Mga salbahe sila eh. Nakita mo ba? Pinagbabato nila yung kotse ko. Tita Mildred, hindi naman po sila salbahe. Hinihingi lang nila yung para sa kanila. Tsaka, narinig nyo naman po si Daddy, di ba? Kaya sige na po, Tita Mildred, ibigay nyo na sa kanila. Matagal na po sila naghihirap. Enzo, hindi ko babaguhin paniniwala mo. Pero sana naman, huwag mo rin baguhin ang akin. Respetuhin na lang natin ang bawat isa, okay? Sari, hindi na ako pwede maglaro ng dalaga na ako, eh. Ate, sige na laro na tayo, please. Si Chari, oh. Ako ba pwede? Papa! Anak, ano ba yung nilalaro niyo? Jackson's po. Okay, fire game! Bye, bye! Bye, bate! Mildred, sandali lang. Oh. Teka lang. Ano na naman? Ikaw naman. Huwag mo naman ginagawa kay Enzo yun. Ginagamit mo siya para ipakulong yung mga kaaway mo. Ah, nakarating na sa'yo. Naikwento din ba sa'yo na nagsorry ako sa kanya? Nagsorry ka nga. Pero uulitin mo naman. Mildred, huwag mo naman sinasaktan si Enzo. Sumasama tuloy ang loob ng bata. Ate Belle, huwag mo sana akong pinagsasabihan na kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Kung ayaw mong sumasama ang loob ng alaga mo, bantayan mo siya mabuti para hindi kung ano-anong kalokohan ang ginagawa niya. Mildred, tandaan mo ito. Minsan ko lang ito sasabihin sa'yo. Kapag nasaktan o napahamak ang alaga ko ng dahil sa'yo, makikita mo, lagot ka sa akin. Tama ba ang narinig ko? Binabantaan mo ako sa sarili kong pamamahay? Oo. Kaya, mag-iingat. Sana maintindihan mo din ang Tita Mildred mo. Mahirap kasi ang trabaho ng boss eh. Lalo na pag nasa isang malaking kumpanya. Marami kang iniisip, maraming pinagdedesisyonan. Pero siguro pagdating ng araw, pag nasa tamang edad ka na at ikaw na yung boss, maiintindihan mo din siya. O kaya naman, pwede ka nang magdesisyon na ayon sa gusto mo. Pero sa ngayon, hindi pa. Pero Tito Badong, pag ako na ang boss ng kumpanya, pwede ko nang ibigay yung hinihingi ng mga taga San Mateo. Siguro. Oo naman. Thank you.
Bakit kayo dyan natulog? Pasensya ka na. Naglaro kasi kami kanina. Medyo napagod. Pasensya ka na. Sige na. Lilipat ko na siya ay, sa pangin. Ay, sige na. Ako na. Ako na bahala dito. Dati, sige, ako nang bahala dito. Bakit ka na ng damit dyan, no? Baka kasi magkasakit ka, eh. Ha? Ma. Sabi ko, magpalit ka na ng damit dyan, no? Pasa ka na. Layas! Bakit? Anong bakit? Hindi naman kita babasuhan, ah. Hindi naman, pipikit naman ako, oh. Alam mo, ito ang pikitan mo, ha? Eto! Kala ko nagbago na? Naisip ko na. Alam ko na kung bakit ayokong ligawan ni Doc Carlo si Cathy. Bakit, Brad? Brad, aaminin ko sa'yo, ha? Mahal ko si Cathy. Brad, sigurado ka ba dyan? Baka naman lokoy mo lang si Kat-Kat gaya ng dati. Brad, dati yun. Dago pa ako nun, eh. Eh, ba't ngayon hindi na ba? Dago pa rin. Pero tinatry ko magbago, Brad. Pero Brad, ganito pala magmahal, no? Ang hirap pala. Teka, di ba magsota na kayo ni Kat-Kat dati? Hindi mo ba siya mahal dati? Mahal. Konti. Pero hindi katulad ng ganito. Ang weird nga, Brad, eh. Pagkatapos ng ilang taon, ngayon ko marirealize, yung babaeng mamahalin ko ng totoo, dumaan na pala sa harapan ko. Hindi ko siya binigyan ng importansya. Nayaan ko lang siyang dumaan. Brad, drama mo yun, ah. Seryoso ko, Brad, ah. Hi, Cathy. Ah, hello, Doc Carlo! Hello, Doc! Hi. Hi, Sherry. Hi! Kamusta yung ano mo? Yung sprain mo? Okay na, Doc. Maraming salamat, ah. Kung okay na, ibig sabihin, pwede ka na kumain sa labas. Gusto mong mag-lunch? Eh, Doc, kasi marami pa akong ipo-photocopy, eh. Excuse me, ha? Yun lang ba? Akin na yan, ha? Okay, ha? Doc, okay na siya. Sige na, pwede na. Kasama na siya sa'yo. Talaga? Thank you, ha. Sinalo mo yung trabaho niya. Brad, gusto ko lang linawin sa'yo, ha. Kahit di ka nang nililigawan si Kat-Kat, mahal ko pa rin siya. Kaya, Brad, please, huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko nagagawin yung Brad. Eh, ginawa mo na nga, eh. Alam mo, Brad, pag sinaktan mo pa siya ulit, ako na mga kalaban mo. May napili ka na? Wait. Doc, pwede ba tayong mag-usap? Sige, mamaya na lang. Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ano ba yung ginagawa natin?
kakain. Pagkatapos? Magtutoothbrush? Dok naman eh. Ito ba yung simula nung panliligaw mo? Pagkatapos ito, ano mangyayari? Kung swertehin ako, edi sasagutin mo ko. Edi kung mamalasin, edi... Busted? Eh, Doc, bakit ako? Bakit hindi ikaw? Okay, okay. Hindi ko na gagawin. Pangako. Siya nga pala, Brad. May problema mo na si San Mateo. Okay na ba? Oo, Brad. Okay na yun. Nakahanap na ako ng solusyon. Kailangan ko lang makausap si Tita Mildred. Ayos, Brad. Good luck, ha? Brad, good luck rin kay Katkat, ha? Salamat. Eh, kasi hindi tayo bagay. Doktor ka. Nakita mo naman yung trabaho ko, diba? Tiga-photocopy, tiga-timpla ng kape, tapos tiga-hatid ng mga memo. Ano bang kailangan kong trabaho para bumagay ako sa'yo? Kathy, hindi ako nagtitimpla ng kape, hindi ako taga-Xerox, pero hindi ko rin naman kasalanan na doktor ako, diba? Marunong din ako magmahal, Kathy. Dok naman, hindi na kita makausap ng matino eh. Ganito na lang. Okay lang ba kung manligaw ako? Kilalanin mo muna ako. Tapos kikilalanin din kita. Just give me a chance, Kathy. Ganito. Kung ibig sabihin ng panliligaw para sa'yo ay yung paminsan-minsan kakain tayo sa labas, magkakape, magkakwentuhan, edi sige, papayag ka. Enzo, anong ginagawa mo dito? Gusto ko po sanang kausapin si Tita Mildred. Andiyan po ba siya? Meron siyang importanteng meeting sa boardroom. Hindi mo siya pwedeng istorbohin. Ah, ganun po ba? Sige po, salamat. Sige. Enzo! Tita Mildred! Enzo, di mo ba nakikita busy kami? Please get out. Tita Mildred, sige na po, kailangan ko po kayo makausap kahit sandali lang. Teka, bakit hindi natin pabayaan magsalita si Enzo? Total, siya ang may-ari ng kumpanya. Salamat po. Okay. Ano ba yun? Make it quick. Tita Mildred, alam ko na po kung paano matutupan ni Daddy Willy ng mga taga San Mateo. Paano? Tita, kailangan po. Ako na ang maging boss ng kumpanya. Tutal, ako naman po may-ari nito, di ba? Kaya gusto kong malaman yung lahat. Simula sa araw na to, ako na po ang boss ng Montreal. Approve! Enzo, napaka-importante na pinagmimitingan namin. This is not the time para makipagbiruan. This is not child's play. Pero Tita Mildred, seryoso po ako. Gusto ko po maging boss. Excuse me. Che! Si Kathy. Hindi ko alam eh. Sandali. Saan napunta? Ayan na pala sila. Bes! Kamusta lunch? Okay naman. Hinahanap ko kasi nito. Pare. Pare, kaya naman talagang itong pare. Bakit? Yayain sana kita mag-lunch eh. Kaso mukhang tapos ka na eh. Sige, mauna na ako, ha? Tita Mildred, huwag kayong magalit. Huwag magalit? Pinahiya mo ako? Hindi ko naman po gustong gawin yun eh. Gusto ko lang naman po maging boss ng kumpanya. Tsaka sabi naman po sa akin ni Tito Badong, pag naging boss na ako, pwede ko nang gawin lahat. Ano? At ang magaling ko pang asawa ang nagturo sa'yo niyan?
Enzo. Tigilan mo itong kalokohan na to, ha? Hindi na ako natutuwa sa'yo. Pero, tita, sige... Tumahimik ka! Jabari, iuwi mo to. Huwag na huwag kayong pumunta dito nang hindi ko nalalaman. Aliwanag? Apo, ma'am. Tita Mildred, bakit po ba? Akin naman po itong kumpanya na to, di ba? Bakit po hindi ako pwede maging boss? Dahil sinabi kong hindi pwede! Now get out! Out! Kunin mo to. Tara na. Bye. Doc, thank you sa lunch, ah. Thank you rin, Kathy. I had a good time. Siya ulitin? Mm-mm. Bye. Okay, bye. Sandali! Kathy, huwag ka naman agad maniwala doon sa bala doon sa doktor na yun. Wala akong tiwala doon sa mukha na yun eh. Mukhang hindi gagawa ng maganda eh. Talaga? Siya ang hindi gagawa ng mabuti? Sure ka? Alam ko naman iniisip mo eh. Itsura lang to. Alam ko naman hindi ka tiwa-tiwala rin eh. Buti naman alam mo. Kathy, sandali lang. Pero... At least ako, honest ako. Alam mo na, gago ako. Mukhang gago. Pero yun, mabait yun eh. Nagbabait-baitan. Nagpapanggap. Pero maniwala ka sa akin. Nasa loob ang kulo nun. Bakit mo nga sinasabi to sa akin? Kasi concern ako sa'yo. Talaga, Jonah, Silvestre. Yes, Kathy. Nek-nek mo! Enzo! Ito ba doon? Nabalitaan ko yung ginawa mo sa boardroom. Ba't mo ginawa yun? Sinabi mo sa kanila na ikaw ang boss? Eh sabi niyo po, ayun lang yung kailangan para tuparin ko yung hiling ni Daddy. Oo nga, sinabi ko yun, pero hindi ngayon. Bata ka pa, hindi mo pa kaya. Malaking sakit ang ulo yung pagiging boss, akala mo? Excuse me? Nag-uusap na naman kayo? Ikaw? Di ba sabi ko, umuwi ka na? At ikaw naman, talagang hindi mo na ako sinusunod? Ha? Ma'am, susunod na po. Halika na, boss. Sige po. Oh, Brad! Brad! Kamusta ka na? Nakausap mo na ba tita mo? Oh, Brad. Nagalit nga eh. Ba't nagalit? Ano ba sinabi mo? Sabi ko, gusto ko ako na yung boss ng kumpanya. Ay, sus! Magagalit nga yun sa sinabi mo. Siyempre, ang gusto niya, siya ang boss. Napatip ba naman sa akin, inis ka? Dahil nalaman ko na ikaw pala nagbigay ng bright idea sa pamangkin ko. Love, kinakalma ko lang loob ni Enzo nung sinabi ko yun. Eh, hindi ko naman alam na gagawin niya yun eh. Kung alam ko lang, di sana hindi ko sinabi yun. Ayoko lang malagay sa alanganin yung bata. At siya pa talaga iniintindi mo? Padong, ako yung napahiya sa board. Love. Ay, nako! Sa bahay na lang tayo mag-usap. Pinapainit niyo ang ulo ko. Eh, kayo ni Katat, kamusta naman kayo? Yun. Galit din sa akin. Parehas yung pala tayo eh. Mismo. Sinabi ko kasi kay Katat na concerned ako sa kanya. Alam ba sinabi sa akin? Nek-nek mo. Brad, alam mo, sa buong buhay ko, yun yung pinakamasakit na tanggap ko na nek-nek eh. May kasalanan ka rin pala eh. Kaya wala siyang tiwala sa'yo. Kaya nga, Brad, nahihirapan ako na ipakita kay Kathy na nagbabago na ako. Alam ko na, Brad, kailangan ko ng abogado. Ha? Abogado? Oo. Bakit? Ididimanda mo si Kat-Kat? Hindi. Kasi, kailangan ko na may mag-aabogado sa akin. At ikaw yun. Ako? Oo, Brad. Eh, di ba, nakikinig sa'yo si Kathy? Eh, abogado mo yung kaso ko sa kanya. Sabihin mo sa kanya na, nagbago na ako. Ganun. Oo nga, no. Galing nung naisip mo, Brad, ah. Naman. Di ba? Tama ka, Brad. Kailangan ko ng abogado. Yung totoong abogado na magpapakita sa kanila na dapat ako yung boss ng kumpanya. Tama ka, Brad! Approve! Sabi ko, ako ang i-abogado mo. Hindi. Tara na, kanya ba? Brad, sandali!
malakas din ang loob ng pamangkin niyo, ma'am. At may katigasan din ang ulo. Katulad din siya ng kanyang ama, walang pinapakinggan kundi ang sarili. Kaya ito ngayon, puro problema ang pinamana sa akin. Paano, ma'am, kung ituloy ni Enzo yung gusto niya? Nahingin sa board ang pagiging CEO ng Montreal. Malaking problema yon sa mga plano natin. Vincent, bitiruan mo yung wine. Bilisan mo. Bakit, ma'am? Dahil mukhang pinapatay na ng alcohol ang brain cells mo. Pinapakinggan mo ba ang sarili mo? O paano magiging problema yon? Hindi mangyayari yon. Dahil bata lang siya. Bata, naiintindihan mo? Yes, ma'am. Brad! Brad! Kamusta ka na? Kamusta na nga pala yung pag-aabugaan mo sa akin ni Cathy. Brad, ano ba gusto mo gawin ko? Siyempre gusto ko, ilakad mo ko sa kanya. Sabi mo sa kanya na nasusumikap na ako. Nagbago na ako. Eh, ba't di mo nang sabihin sa kanya yan? Eh, Brad, hindi naman maniniwala sa akin yun eh. Pero sa'yo, maniniwala yun. Sige na! Okay, okay, sige na! Yan naman. Talagang lakas ko sa'yo, Brad eh. Paano, Brad? Pagbutihin mo yung paglakad mo sa akin kay Cathy, ha? Tsaka, babalik na rin ako sa trabaho. Magtatrabaho ako pa rin hanggang ngayon? Nag-review ako. Para dun sa mga tanong sa akin ng kliyente, matali ko masagot. Brad, okay yan, ha? Sipag mo ngayon, ha? Siyempre naman. Para sa anak ko rin to, eh. Brad, huwag mo rin kalimutan banggitin kay Cathy to, ha? Oo na, sige na. Sige, Brad. Salamat, ha? Ba't hindi mo kasama si Papa? Si Papa mo? Ah, nandun pa sa office. Nagtatrabaho pa hanggang ngayon. Sabi nga niya sa akin, para daw sa iyo yung ginagawa niya eh. Jerry, pasalamat ka sa Papa mo ah. Sipag-sipag. Oo naman. Bakit Kat-Kat? Hindi ka ba naniniwala na masipag si Jonas? Totoo yun! Alam ko, sobra akong naniniwala talagang nagbago na talaga si Jonas. Talagang paniwalang paniwala ako. Eh, Enzo, yung balita dun sa office, totoo ba yun na gusto mo maging boss? Ah, oo. Gusto ko kasing tulungan yung mga taga San Mateo eh. At pag naging boss na ako, pwedeng-pwede ko nang gawin yun. Bakit Kat-Kat? Wala. Masaya lang ako kasi gusto mong tulungan yung mga kababaryo ko. Pero, syempre nag-aalala din ako dahil baka mag-away kayo ng Tita Mildred mo. Nagalit na nga siya eh. Pero, Kat-Kat, alam ko, ito yung taong paraan para masunod ko yung bilin sa akin ni Daddy. Pero, Enzo, bata ka lang eh. Paano magagawin yun? Bahala na, abogado ko dun. Abogado? May abogado ka? Oo, wala pa. Nag-aana pa lang ako. Ikaw, may kakilala ka pa, abogado? Oh, lalo wala akong kilala. Make sure matapos lahat, magawa ng tama. And please, update me. Bukas na bukas din. Magandang gabi po, sir. Ma'am. Bakit nandito pa yun? Di ba sinabi ko, after 2 weeks, isantihin na. Hanapan ko ng butas, ma'am. Bakit pa? Gawin mo na. Kakatanggap lang ng bonus niyan. Dahil nag-top seller. Hindi ko masisanti dahil baka makasuhan tayo. Maganda ang record. Suggestion lang, ma'am. Ba't hindi natin i-retain yan? Pati na rin yung Cathy. At bakit? Matigas ang ulo ni Enzo, di ba? Mga kaibigan niya yung mga yan. Pinakikinggan niya. Kung makokontrol natin sila, makokontrol natin si Enzo. Okay.
keep them. Abogado? Bakit kailangan mo ng abogado? Siyempre, Doc. Para magawa ko yung kailangan kong gawin. Maging boss. Abogado? Naalala mo si Patrick Dominguez? Yung kaklase natin ng grade 4? Ah, oo! Yung kaklase natin. Kaya lang inalis agad, nilipat sa grade 6. Oo. Yun nga. Hindi mo lang kasi nabalitaan. Kasi nilagay ka na sa frigider noon. Ang daming beses niya na-accelerate. At alam mo ba kung ano siya naging? Abogado. Isang magaling na abogado. Tinagurian siyang Doogie Howser ng legal profession sa bansa. Isang wonder boy. Tumuntong ng college at age 13. At age 15, tinapos niya ang pre-law. Natapos ang law noong 17. At dahil sa galing niya, kahit dapat 21 ka para maging abogado, pinayagan siyang kumuha ng bar sa edad na 18. Paglabas ng results, siya ang top-notcher, making him the youngest lawyer in the country. Simula nun, wala pa siyang natalong kaso. Kaya kung may makakatulong sa'yo, Enzo, si Patrick yun. Dok, sigurado ka ba? Hindi maging abogado ko? Sigurado. Kumpanya po kasi ng daddy ko. Gusto ko sana, ako na yung maging boss. Mr. Lorenzo Monterreal, it's your lucky day. Magiging boss po ako ng kumpanya namin. Pag nagawa ko yun, pwede ko na pong ibigay sa inyo yung pinakako ni daddy. Pinaginahamon mo ako? Ano ba nangyayari? Nagsasabihan ko, pamangkin ko, huwag kang nakikialam. I am Attorney Dominguez, the attorney in fact of Mr. Lorenzo Monterreal. And we are here to make known of taking over Monterreal Development Corporation with Mr. Lorenzo Monterreal as the Chief Executive Officer. Yesterday.